the way it goes. Filipinos, magandang umaga po. Tanong nga ng mga Briton, are you alright? Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Paul, living here in the UK for 13 years. Let me share my experiences, struggles, and happiness here in the land of the giants. Giants sila para sa akin. But before we start, please like, subscribe, and click that notification for you to be updated for my future blog. May wagang tanong, magkano ba ang kinikita ng isang Filipino nurse dito sa UK? Magkano naman ang sinusweldo ng isang Pinoy accountant dito sa UK? How much is the salary of a carer? At magkano naman ang kinikita ng isang nanny dito sa United Kingdom? Alam ko na lahat yan! What? Sa dami ba naman ng vlogger na nagdi-describe ng kanilang sweldo dito sa UK? Lalo na mga Pinoy nurse, sang katuta kaya ang vlog kung magkano ang mga sweldo nila? Yes, alam ko, malaki ang sinisweldo ng isang nurse. But their job is very stressful. Hindi ko ipagpapalit ang trabaho ng isang cleaner. Opo, ako po ay isang janitor dito sa United Kingdom. Let's talk about how much salary a cleaner make in the United Kingdom. I'm proud of it. Bakit ko naman kakahiya ang pagiging cleaner? Eh talaga lang ha, nagalinis ka lang ng kubeta. Mabaho ang trabaho mo. Stop! Stop it! Bakit? Saan ka ba nakakita ng isang Pinoy janitor na may iPhone 10X? Diba dito lang sa United Kingdom? Pinoy cleaner in the UK, magkano ba ang sweldo mo? When I was in the Philippines around 2007, I worked as a government employee. Ang trabaho ko po ay audiovisual technician. I was responsible for video documentation, setting up audio requirements for conferences and meetings, video editing, and facilitating visual presentation for seminars. Sometimes, photographer na din. Ang sweldo ko po noon ay nasa 13,000 pesos a month. Okay naman. Yes! Meron bonuses at cost of living allowances, kasama na ang mga benefits katulad ng cash gifts, 13-month pay, at Christmas bonus. Umaabot din ng more than 20,000 pesos a month. Ang advantage ko sa work na ito ay lagi akong nasa biyahe, out of Manila. Kaya for the span of 4 years, sa National Council for Disability Affairs na under ng Department of Social Welfare and Development, halos nalibot ko na ang buong Pilipinas. But my wife moved here in the UK, kaya kailangan namin sumunod dito. By 2008 ng November, dumating kami ng anak ko sa United Kingdom. Ang una kong ginawa ay maghanap ng trabaho. Mabilis sana ako makakahanap, kaso pihikan ako. Talaga lang eh, choosy ka pa? Ayaw ko pong mag-alaga ng matanda, hindi ko po kaya yan. Sa nursing home ng asawa ko, madaming available na carer. Sa akin, mas okay na akong maglinis ng dumi sa toilet kaysa sa dumi ng puwet ng isang residente. Ang nakuha kong trabaho noon ay sa distribution center ng pagkain. Malaking warehouse ito kung saan binabagsak ang mga canned goods and drinks. Tapos, sila ang nagdi-distribute sa iba't ibang part ng United Kingdom, particularly sa mga groceries and off-license shops. Ang trabaho ko po dito ay isang kargador. Opo, kargador! Binababa po namin ang mga produkto galing ng lorry o ng truck at sinasalansan sa isang pallet. Mabigat po ang trabaho nito. Physically, a heavy job! Ang sweldo ko po noon ay 5.20 pounds per hour. Yan po ang minimum wage ng 2009. Dahil sa agency po ako, wala po akong security sa trabaho. Kung kailan lang nila ako kailangan, dun ka lang papapasukin. Nung lumipat po kami ng Nottingham, my first job here is not in the hospital. I work in Sainsbury. Ito po ay isang grocery. Agency po ulit ang employer ko. Kaya I work 3 hours in a day, late shift that starts on 9 p.m. and then finish at 12 midnight. Part-time job lang po ito, 15 hours a week. Dito po ako nagsimulang maging cleaner. At ang nililinis ko po sa Sainsbury ay ang kanilang bakery. Okay naman po ang trabaho. Madaang lang. Kung makakuha lang sana ako ng additional job, okay na.
Ganun pa din po ang sweldo ko, which is 5.20 pounds per hour. 5.20 pounds per hour times 15 hours a week is equivalent to 78 pounds per week. 78 pounds per week times 4 is 312 pounds a month. Ang liit, diba? Gusto ko na nga umuwi ng panahon na yan. Noong 2009, malaki na ang palitan ng pound sa peso. 1 pound is equivalent to 74 pesos. Kaya ang 312 pounds ko a month times 74 pesos ay equivalent to 23,088 pesos. Pwede na para sa isang part-time. Yes! Kung nasa Pilipinas ka, that salary is not enough to have a decent life here in the UK. Kung makakuha lang sana ako ng additional job, okay na. Bago ako nag-start sa Sainsbury, I applied in the City Hospital of Nottingham. Nag-registered muna ako sa job website ng NHS, then nag-send ako ng CV, hoping na makita nila ang application ko. FYI lang po, wala akong Pilipinong tumulong sa akin dito. Ng Pinoy cleaner sa ospital ng Nottingham. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng tip o nag-guide sa akin para mag-apply sa NHS. Lahat ay ginawa ko sa pamamagitan ng research. Nag-try din naman ako magtanong-tanong sa mga Pilipino cleaner dito. Wala. Oh, man! Basic lang ang sagot nila sa'yo. Parang ang pakiramdam ko, ayaw nila ako makapasok sa ospital. Well, salamat na lang. Kaya ko lang naman mag-apply ng sarili ko. Hindi naman ako magpapapasok sa kanila. Gusto ko lang ng konting impormasyon. Mukhang madamot pa sila. Okay lang naman sila sa inumang kasama. Pag may pasusuyo ka na, Dema! Advice lang po sa mga bagong dating dito, huwag na huwag po kayong aasa sa kapwa Pinoy ninyo. Dito sa UK, matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Mag-research ka at maging matyaga sa paghahanap ng trabaho. Kung masipag ka, makakahanap ka. Kung magawa mo yan, wala kang utang na loob na dapat bayaran. Aha! Pending po ang application ko dahil sa background check na tinatawag na DBS, ang DBS po ay Disclosure and Barring Service. DBS is a criminal record background check. Pag ang trabaho mo ay may involvement ng caring sa pasyente o sa mga matatanda, kailangan mong kumuha ng DBS. Parang NBI clearance to sa atin. Check nila ang history background mo kung meron kang pagiging abuser or even domestic violence. Sabi naman ng manager ko na nag-interview sa akin, once na maklear ang DBS ko, pwede na akong mag-start as a cleaner sa City Hospital of Nottingham. According to her, ang mga Pilipino ay may reputasyon na masipag at hindi reklamador sa trabaho. Aha! Hindi ko alam kung totoo pa yan sa mga panahon ngayon. Sana nga! Yes! Hanggat nag-iintay ako, tuloy pa rin ang trabaho ko sa Sainsbury. Paminsan-minsan, nag-o-overtime kung may available. Pangdagdag lang! Yes! Ang masama, inabot ng 5 months bago ako ulit tawagan sa ospital. Nagkaroon daw ng problema ang DBS application namin. Kaya kailangan namin ulitin. Noong September na ako nakapag-start sa City Hospital, my contract is 20 hours a week. I start at 4 p.m. and finish at 8 p.m. 4 hours in a day, 5 days of work in a week from Monday to Friday only. Hourly rate is 6.20 pounds per hour. Yes! Mas malaki kumpara sa Sainsbury na 5.20 pounds per hour lang. Nice! Magkano na ngayon yun? From 6.20 pounds per hour times 4 hours a day is 24.8 pounds. 24.8 pounds times 5 days is equivalent to 124 pounds. 124 pounds in a week times 4 weeks is equivalent to 496 pounds in a month. 496 pounds in a month times 74 pesos is equivalent to 36,704 pesos. The exchange rate from 2009 is 1 pound is equivalent to 74 pesos. Wow! Okay na yan! 496 pounds,
sa City Hospital a month plus 312 pounds sa Sainsbury naman is equivalent to 808 pounds a month. Now, 808 pesos a month times 74 pesos is 59,793 pesos para sa isang janitor na may dalawang trabaho. Now we're talking. But remember, what? Wala pang tax yan. Oh no! 20% dapat ang ikalpas sa'yo. I've done something wrong here. I'll explain it later. Dahil sa part-time job lang ako sa City Hospital, hindi ko binitawan ang Sainsbury. Hindi naman conflict sa schedule ko. 8 p.m. ang tapos ko sa City Hospital, kaya diretso agad ako sa Sainsbury na nagsisimula naman sa 9 p.m. Meron din akong Sabado at Linggo sa Sainsbury. Ngunya lang, wala itong enhancement. 2 jobs, both part-time. Dito na pumasok yung pagkakamali ko. Oh, me? Sa muli po nating pagbabalik, pag-uusapan po natin ang ikalawang bahagi ng Filipino Living in the UK. Magkano ba ang sinisweldo mo? Gaya nga po ng sabi ni Jim Rohn na dating American entrepreneur at author, if you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary, for the way it goes. Maraming salamat po! Be proud, Filipinos! Don't forget to like, subscribe, and click that notification for you to be updated for my future blog.